eto Miss Leia, so syempre isa ka talaga sa mga artista at singer na talagang very active sa pagtulong, lalo na sa social media nga napaka-active mo sa pagtulong sa mga naapektuhan ng COVID-19. At eto nga, recently, nagkaroon ka ng parang online concert. Yeah. At ito ay inalay mo, para kanino pa itong concert na ito? Ikwento mo naman sa amin, Miss Leia. Okay, it's a concert series called Bayanihan Musikahan na parang ang nangyari, may Facebook message na pinadala si ni Brian Kevia, ni Mr. C, sa mga iba't ibang artista at saka singer na baka may interest na sumali at maging bahagi ng parang concert, live concert series at home. Overall, I think they've raised over 40 million pesos na. The entire series has raised that much. Ikaw ba, Miss Leia, dito sa nangyayari ngayon, ano yung pananaw mo rito? Kasi di ba parang may kanya-kanya tayong realizations, di ba? Parang ano yung pananaw mo at bakit nangyayari? I think if there's anything I've personally realized, it's that I don't need as much as I think I do. It's I have my family. You're forced to look for either distractions or things to do to keep yourself busy at home. Whether it's checking up on your friends from a distance, whether it's finding that you have a stash of yarn na meron palang naipon na panggansinyo. Yung mga small things, Miss Leia, talagang nagmamatter na siya ngayon. Yung kagandahan nga ng ginagawa niyo, talagang kahit na meron kayo dyan, kompleto ang buong family mo, talagang nagawa mo pa rin mag-share, nagawa mo pa rin tumulong sa ibang tao. Yes. Pero ito mga mami, kamusta ang problema yun? Kamustahin naman natin si Mami Ligaya, kasi syempre ngayon delikado ba yung ating mga senior citizen ng mga parents natin? Yes. Kamusta naman po si Mami Ligaya? She's good. She's good. Nasa bahay lang siya. Because wala siyang driver, hindi siya nakakalabas. So, it makes me feel better na lang siya sa bahay. Ibig sabihin nun, she will not expose herself to the virus if she's out in public. So, I'm glad she's home and she's keeping her maganda talaga nasa bahay lang yung mga seniors, no? Dahil sila yung medyo hindi dapat matapuan ng virus na to. Yeah, it is what it is. How's Nicole? She's good. She's a homebody like me. So, she's perfectly happy inside the house. She still draws. And so, I mean, nakakahanap naman siya ng ano, panglibang. Dito lang sa panglibang. Pero, na-explain mo ba sa kanya kung tungkol dito sa nangyayari sa ating pandemic na to, na pag-uusapan. She understands it. Naiintindihan niya kung bakit hindi siya nakakalabas. Since nandiyan kayo sa bahay, eto ba yung masasabi mo? May discoveries ka pa ba kay Nicole sa daughter mo? Ano pa bang mga sa tingin mo na na-discover mo? She's discovering for herself that she's more resilient. Na mas matibay pala siya. Then she's a tough kid. Very sensitive, but given the circumstances, very patient, very understanding. So it's and the thing about her is like I don't have to parang hindi ko siya kailangang i-babysit. She can take care of herself. I mean, she's very makaka-14 na rin siya next month. Eh. Her birthday's next month. In a month I'll have a 14-year-old. So the nice thing to discover is that she can handle herself. She can take care of herself. Miss Leia, ano po ang gusto niyo pong sabihin sa ating mga kapamilya na naka-enhanced community quarantine? Enhanced community quarantine? To everyone that's just staying home. I mean, I think all of us are doing our part in doing what we can and by staying home. We're all helping this thing to parang everybody wants to get out. Everybody wants to be able to go outside and hug our friends. To back to normal. You know, and everyone is this is a huge sacrifice on everybody. But to those who cannot stay home dahil nagkatrabaho sila sa ospital,
whether you're a doctor, a health worker, a custodian, somebody who cleans all of the rooms, and someone who's, you know, or someone in the grocery store, gas stations, everywhere na considered essential services. You guys are really brave to be out there because I could not do what you do. There's no way. I'm too scared. Masyado akong ano, masyado akong natatakot. So, lahat kayo ang tatapang nito. Or may takot man, you purposely put your fears aside to help everybody else. And that is selfless and courageous. And we thank you. So, sa lahat ng mga nanonood ngayon on the job, thank you. And you have no idea how you're keeping all of us alive. Thank you, Miss Leia.